What's up mga KMF? Kumusta? It's me again, your Mechanic Phil. Mga KMF, gusto kong i-share sa inyo to. Darating ang time sa ayaw at sa gusto natin, may experience natin sa mga sakyan na titigas ang brake pedal kapag pinatapakan natin ang preno. Ngayon, kapag ganito ang nangyari, anong problema nito? Kung gusto mong malaman, huwag kang aalis. Ipapakita ko sa iyo kung papaano at kung ano ang solusyon dito. Mga ka-MF, nasa harapan tayo ngayon ng brake pedal ng isang sasakyan. Ang problema nito kapag tinatapakan ng preno ang tigas ng brake pedal. Ganito ang paraan ng pag-check na ginawa ko. Tinapakan ko ng madiin ang brake pedal at pinaandar ko ang makina. Pero kung mapapansin nyo, dapat habang nakaapak ng madiin ang paa ko sa brake pedal kapag umaandar ang makina, dapat tutulak pababa ang brake pedal. Kaso hindi ito bumaba. Kapag ganito ang nangyari, ibig sabihin may problema ang vacuum pressure ng brake booster ng sasakyang ito, kaya matigas ang preno kapag tinatapakan. Ang lahat ng preno ng sasakyan ay may tinatawag na brake booster. At sa brake booster, mayroong linya ng air vacuum na galing sa intake manifold o kaya sa isang vacuum pump. Kapag gumagamit tayo ng preno at matigas ang brake pedal habang umaandar ang makina, mayroong limang dahilan na pinagmumulan nito. Una, kapag digasolina ang makina, mayroong hose na galing sa intake manifold. Kapag diesel naman, mayroong hose ito na galing sa brake booster na nakabit sa alternator. Nakikita nyo ba ang hose na ito? Kapag pinaandar mo ang makina, dapat may hangin na hihigop dito sa hose. Kung walang higop ng hangin, ibig sabihin kung gasolina ay barado ang tubo nito. Kung diesel naman ay may problema ang vacuum pump nito. Pangalawang dahilan, maaaring naputo lang ang hose or may leak dahil may crack sa katagalan na. Kung may leak or naputol ito, ang solusyon ay palitan. Pangatlo, mayroong check valve na kabit sa brake booster at sa loob nito mayroong one-way valve. Kapag umandar ang makina, dadaan ang air vacuum dito patungo sa brake booster. Pero kapag hindi umaandar ang makina, nagsasara ang one-way valve nito sa loob para hindi lumabas ang vacuum pressure na nasa loob ng brake booster. Mga ka-MF, nasisira rin ito. At ang dahilan, maaaring tumigas na sa loob or nag-stack up na ang valve nito kaya hindi na siya nagbubukas. Ganito ang paraan ng pagtetesting dito. Tanggalin mo ito sa brake booster at habang umaandar ang makina, kapag inilagay mo ang daliri mo dito sa butas, ay hihigupin ito. Kung wala kang maramdaman na air vacuum, ibig sabihin sira ito at ang solusyon ay palitan. Pang-apat na dahilan. Sa pagitan ng master cylinder at ng brake booster, mayroong rubber seal. Kapag sira ito, pangmumulan din ito ng leak. Kaya I suggest na subukan mo muna itong palitan at huwag kang mag-alala dahil mura lang naman ito. Ngayon mga ka-MF, kung nagawa mo nang i-check yung apat na dahilan at matigas pa rin ang preno or minsan tumitigas pa rin ang brake pedal, siguradong kailangan na nating magpalit ng brake booster. Maaaring may butas na or punit na ang diaphragm nito sa loob at ang solusyon dito ay kailangan ng palitan. Mga ka-MF, mayroong dalawang klase ng brake booster. Mayroong brake booster na pwede nating i-refer at bibili lang tayo ng repair kit at mare-repair na ito. At mayroong ding brake booster na tinatawag na seal type at hindi ito recommended na ipa-repair. Hello mga ka-MF, I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, just click the subscribe button, like, and click the notification bell para ma-update kita sa mga bagong instructional videos pa na gagawin ko. At kung may mga tanong kayo na gusto ninyong malaman tungkol sa inyong sasakyan, o kaya naman may mga opinion kayo, experience, or suggestion, encourage everyone, just comment below. Mga ka-MF, thank you for watching. See you next time.
God bless.